I mean, nandito tayo sa National Bull Farm dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, opo. At meron nga tayong pag-uusapan ngayong araw. Medyo lalayo tayo sa milking na kilala natin na binibigay ng ating mga kasambahang kalakihan. Ngayon, pag-uusapan natin ang artificial insemination. Kaya po nandito tayo sa Karanglan, Nueva Ecija. Kasi pinuntahan natin kung saan sila nagsaselect ng mga bulls. Dito pinipili yung mga tatay ng ating mga milking karabaw. Nandito tayo din sa ating likuran, ang Semen Processing Laboratory. Mamaya, bibisitahin din natin yan. Kaya abangan nyo po sa mga gusto magkalabaw at nagkakalabaw, paano natin may improve ang production ng ating mga kalabaw. Abangan nyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago. Matutong hayan sa Agree Ako Dyan. Dito sa Karanglan, Nueva Ecija, matatagpuan ang National Bull Farm ng Philippine Carabao Center. Layon nito ang pagandahin ang lahi ng ating mga kalabaw. Paano nga ba nila napapaganda ang breed ng Philippine Buffalo? Kasama natin si Dr. Esther Flores, Science 1 ng PCC. Doktora, ano ba itong facility na ito? Ito ang ating tinatawag naming National Bull Farm. Ito, puro lalaki dito. Wala kang makikitang kalabaw dito na babae. Bakit? Ito po kasi ang lugar kung saan namin dinadala ang mga magagaling nating bulugan para kolektahan ng similya. So, ilan bang ano natin? Ilan ang laman ng facility natin? Right now, I think we have, yung active natin is around 45 bulls. Tapos meron tayong mga on training, yung mga susunod. So mga around 50 lahat halos ito. So nanggagaling ito sa iba naming mga lugar. May mga ganito rin ng mga herds na ginagatasang kalabaw. So, ang tawag namin dito ay riverine bulls. Pero hindi lang yon, meron din tayong bulugan dito ng ating kalabaw, yung purong native swamp buffalo. Galing ito sa norte, sa Cagayan. Ang ano nito, ang grandparents taksan galing? Essentially po, matagal na to, no? Siguro mga 6 na henerasyon na yan na ipinanganak dito. Pero nung una, ang tawag namin dito ay Miura. Yung breed niya ay yung galing sa India originally na tinatag namin yung Miura breed. But we don't call it Indian Miura dahil sariling atin na to. At through the process of pamimili natin at pagpapalaking lahi dito, hindi na natin masabing ito ay kapareho nung pinanggalingan nila. Ito ay sariling atin na nang na-develop, napili, at may konting dugo na rin ang swamp buffalo para kayang-kaya nila dito ngayon yung ating sarili, yung init at saka yung humidity natin dito. So, these are all product ng ating magagaling gumatas na mga kalabaw. Ginagawa namin to, bakit? Hindi naman namin ginagawa ang pamimili at pagpapataas lahi para sa PCC, para sa aming ahensya, hindi. Ang laging nasa isip ko nung ginagawa namin at mag-select kami ay para sa ating mga magsasaka. O di ba, napakarami nating kalabaw. Yeah, marami. O di ba, ang sabi natin, yung tradisyon natin noon na yung mainit na kanin, lagyan mo lang ng konting tuyo, tapos yung gatas. O di ba, napaka-nutritious. Kaya lang yung swamp kasi natin, napakaliit ang gatas 1.5 liters average lang sa isang araw. Samantalang ito, meron tayo ditong 7 liters, 8 liters. Actually, meron kami dito yung inahin ng iba dito, 10 liters a day sa loob ng 10 buwan. Or so, more yan, pa. Anong pinapakain natin para tumaas ang gatas? One is, inherent na talaga na itong lahi na ito na gatas ang kalabaw, mataas talaga siyang gumatas compared doon sa swamp natin, yung ginagamit pang alaro. Pero ganun din, parang katulad din ng ating mga ibang kalabaw dyan sa labas. Damo, syempre, magandang may pulot, tapos yung concentrate feed. So walang pinagkaiba kung ano yung alaga at pakain ng ating mga magsasaka sa labas, sa ating mga kooperatiba. Ganun din halos ito. So more or less, ilan weight ang pinapakain sa isang kalabaw? Okay, depende po sa laki niya. So itong mga to, siguro 600. So we're looking at around 45 kilos ng forage or ng damo.
So out of doon sa 45 forest, forest, damo lang yun. Yung feed, siguro meron kang mga 2 kilograms, ganun, additional. Pero ang importante kasi ruminant to eh, kailangan masatisfy nila yung dami. So usually 10%. So baka yung iba mas malaki, baka more than 45 kilos pa yan eh. Pero pag silage, ang ipakain mo, eh medyo bababa ng konti kasi syempre mas kokonti yung tubig ng silage at saka mas magandang quality, mas marami silang nutrition na nakukuha doon. So, binabalance namin yon. Ang importante, makikita namin na pag nagpapakain tayo ng tama, hindi sila payat, hindi rin sila masyadong mataba. So, yung 45 kilos, ilan ang labas ng milk naman? Ah, pag yung ating mga gatas ang kalabaw, depende sa ganda ng lahi. Hindi ko sasabihin lahat sila pare-pareho. Pero kung yan ay mapakain mo ng tama, 35, 45 kilo sa ating inahin, ay masaya ka na makakuha 7 liters, 8 liters ng gatas araw-araw yan. Merong iba mas mataas, pero sabihin ko rin naman, meron din naman siguro 6 liters or 5 liters. Depende kung yan ay bata pa or yan ay talagang napakagandang lahi. So ito, pinili po namin to out of, let's say, yung sa aming recording, no? We have around, at any given time, sa lahat ng 11 herds namin, siguro we have around close to 1,000 cows na talagang kinukuha ang gatas niyan para malaman namin sino magaling. At yung magaling gumatas na yun, sinisigurado namin makakuha tayo ng anak at dinadala natin dito. Bakit? Para pag ibinigay namin yung similyan na galing dito sa ating mga magsasaka, they would expect na yung, pati yung mga anak ng kanilang sinimilyahan ng mga kalabaw, tataas din ang lahi ng gatas. So, by history, matagal naman na po kami dito, no? Nung nag-uumpisa yan, siguro yung mga farmers natin, mga ginagatas nila, 4 liters, 5 liters. Ngayon, magugulat ka yung iba. Sabihin, hoy, nag-peak ng 14 liters, isang gatasan pa lang yun. Pero average nila yun, mga 7, 8 liters, normal na sa kanila pagpuro. Yun. So, ang laki na rin ng pinagbago nung mula nung ilang taon nung nag-uumpisa at inintroduce namin itong paggagata sa ating mga magsasaka compared ngayon na tumaas na talaga. In fact, sabi ko, marami nang magagaling doon, mas magagaling pa doon sa aming mga nasa farm. Pero masaya kami doon. Bakit? Ibig sabihin, nagagawa namin yung aming tungkulin na patasin ang lahi nitong ating mga gatas ng kalabaw. So, yung farmers, kung kailangan ng semen, paano ginagawa? Marami po kaming trinane ng mga, tawag namin, village-based technician, yung nagsisimilya. So, meron kaming network sa ating mga, we have centers sa iba-ibang lugar natin nationwide from Luzon to Mindanao. Dinidistribute or pinapakalat namin yung similya dito, ibababa namin doon sa ating semen bank, idediretso namin sa mga centers. Itong mga centers naman po namin, sila ngayon ang directly na nagbibigay sa ating mga technician. So si Mr. ating magsasaka, pagka may nagsisimen, mayroong kailangang magpa-similya dahil naglalandi. Usually mga village-based technician namin, magte-text na yan. Naglalandi, motor. Punta na ngayon si technician, dala-dala niya ni similya. So, ganun po yun, karamihan. Kung mga iba naman is we work through yung ating local government units, meron din naman silang program niyan. So, ina-arrange din namin yan. O sige, may AI work tayo dito sa isang bayan na ito. So, together with our LGU, yung sama-sama yan, PCC namin na employees, mga technicians namin, yung coordinators, together with LGU, pupunta yan. So, sa isang barangay, so magde-deworm, magbibigay ng vitamins, magsisimilya. So, ganun po kami magtrabaho at hindi namin kinakalimutan ng ating mga local government units with that. Pati po yung training, yung mga village-based technician na sinabi namin, karamihan po nun ay ni-nominate or in-identify ng ating LGU. Sabi niya, ito. Pero sinusuportahan din sila, lalo na sa umpisa. Siyempre, sa amin ang training. Pero may support ang LGU para pagbalik nila sa kanilang sariling bayan, ay tuloy-tuloy yung kanilang pagsisimilya sa ating mga farmers. So, ganun po yan. Taon-taon, kailangan, siyempre, kung mas bata, mas product ng mas magandang pamimili, mas maganda ngayon yung henerasyon na susunod. So, yun ang sabi naming genetic improvement program or yung pagpapataas ng lahi. Ayan. So, hindi lang po yan kwa nagatasan.
hindi namin kinakalimutan ang ating swamp buffalo. Dahil kahit sabihin nyo marami na tayong gumagatas ngayon, marami pa rin tayong magsasaka na nangangailangan ng kalabaw pantrabaho. Or yung iba sa Visayas and Mindanao is also a source of carabao meat na preferred nila.